ilan doon sa mga sinasabi nyo ay may katotohanan. Pero mahirap po kasi ma-establish dahil wala ho talaga kay matibay na ebidensya. Tulad ng text messages o chat, wala ho eh. Parang pasapasanan na impormasyon. Pero sa inyo ma'am, meron siyang ebidensya na naghahabol ka talaga na gusto mong maanakan ni sir. So things like that. Kasi pagdating sa korte, labanan niya ng mga matitibay na ebidensya. Ano yung matitibay na ebidensya? Chat. Text. Malakas na laban nyo sana kung meron na magpapatunay na sila ay nagbebenta ng mga sex videos sa Pornhub. Sa cybercrime yon. Cybercrime, kung tatamin niya sa'yo. Pwede yun. Kung makakapag-provide kayo ng ebidensya. So far, yung mga sinasabi-sabi lang nila, hindi sapat yun sa korte. Although, mag-imbisigay ang korte, malalaman naman kung sino talaga nagpasa. Ngayon, pinasahan po yung pinsan nyo. Opo, pinasahan. Hindi kayo yung pinsan yung pumasa noon? Hindi po. Halimbawa po ba magpa-request po ako ng recover sa messenger po? Pwede po ba yun sa cybercrime? Pwede naman. Pwede yun. Kasi gusto ko po sa magpa-recover NBI. Ng May 10, tapos June 6, 7, 8. Kasi pwede andan po yung mga combo namin. Pwede po yun. Opo, meron po kakayaan yung ating NBI. Opo. Kukontakin po ng NBI, yung telecommunication company. Opo, opo. So, ibibigay mo lang po sa NBI yung tingin mo yung buwan na kung saan importante na makuha ang ebidensya. Yun. Bakit po? Ano ba meron doon? Kasi po, ayun po, yung May 9 po na may nangyari po sa amin ni Ronald Daniel. Tapos po, kinabukasan, inaway ko to. Sabi ko, ba't ganun ka? Nilasing nyo na ako. Tapos sinamantalahan nyo yung kalasingan ko. Kasi po, may nangyari sa amin noong May 9. Andun po lahat ng conversation namin. Anong kinalaman doon ni Mrs.? Tapos ayun na po, may chat din po siya sa akin na kinukonsinti nga po niya. Wala daw siyang pakialam, ganun, share your blessing, blank na lang naman mawawala dyan. Sabi niya, not money involved, ganun. Ayun na sabi niya sa amin noong una. Yun po. Sige po, pwede natin ma-retrieve yun. Opo. Ang gusto ko pa rin po mapatunayan sana ay yung pagbebenta sa Pornhub kasi napakamalalim po. Opo, nga po. Hindi po yung gusto ko talaga, sir. Lumabas, sir. Ayun po nga po. Mapalabas talaga yung investigahan po. Okay, video na yun. Papayag naman sila sa lie detector kasi isa pang mabilis na proseso. Si ma'am, tinutulak si sir na makipag-sex dito kay ma'am, ani gay. Tapos pumapayag siya kung totoo ba o hindi. Ang sinasabi kasi ni ma'am, hindi. Siya ay walang ebidensya at hindi niya pinapayagan at walang basbas sa kanya. Okay? Okay. Tsaka yung bebenta ng video. Papa, lie detector din po siya about dun sa video na yun. Iba naman yan. Matres naman yan, ma'am. Matitest po. Sige matres po. Matres naman yan kung saan galing eh. Kaya po yung pinagtulungan po nila ako nung last po, nung August 20 po, yung nangyari ng gabi po, gusto ko rin po ipa-lie detector test po sa kanila. Oh, welcome sige. Ako kahit talong-talong sa akin eh. Tapos kasi mangyari po yan, schedule, hindi po agad-agad yan. Siguro after a week. And then, interview ko kayo, may mga kuryente na kalagay niyan, wire. And then, base po sa inyo mga sasagutin, doon magkaalaman ang kung nagsasabi ka ng totoo hindi. So, hiwalay siguro. Apo. Una, si Mrs. and then si Mister and then kayo ma'am and then yung inyong boyfriend isa-isa doon magkaalamanan. Tapos yung sa konbo pwede natin pa-retrieve and then sana kung merong mahanap na matibay na ebidensya na nagbebenta sa Pornhub malaking bagay sa inyo. So dito naman po sa mga kapitbahay, I'm sorry sir, ang mukhang raw, hindi pa luto, kumbaga hilaw pa yung mga akusasyon nyo laban sa kanila. Kung magsasampa tayo ng kaso na hindi naman matibay, wala tayong matibay na may ebidensya, puro hearsay, eh sa piskalya pa lang, ibabasura na yan. Nagkukumpula po sila doon kay ano kanila tinobi. Sumunod po ako sa mama ko. Sabi niya po, ay si Chicha hindi na virgin yan. Anong malay ko doon? Tapos? Nag-usap-usap na sila. Oh, ma'am, ba't kasi nagchismis ka? Narinig na bata. Sila-sila nga lang din mga nagtutumpok-tumpokan doon. Narinig mo lang nagchismis sa kapitbahay? Opo. Okay. Well, yung pagpapakalat ng chismis, meron din pong katibat na kaso yun. Pero kailan mapatunay sa korte? Sinong parents nitong bata? Okay. Pwede kayo magsampa ng kaso sa korte at evaluate po kung talagang merong basihan yung pagsasampa ng kaso at talagang na-trauma siya gawa ng chismis nito nagsabi ni Robert yung anak nyo. Pag napatunayan yun, meron siyang kaso. Maliban na lang kung sa kanya talaga nang galing at sinabi niya diretso yung anak nyo, hoy, hindi ka na virgin kasi ikaw ganito, kasi ikaw ganun. Yari ito. Sa ngayon, sir, chismis na kumakalat, mahirap ma-establish kung sino ang source. Napakasarap naman ng buhay mo. Bibirang katulad na gano'n. Misis mo, eh, papayagan ka lang makipag-sex dyan, tapos bibidyohan ka lang. Anong agimat ka ba meron? Ha? Sobrang agimat meron ka na misis mo, pinapabayaan ka lang. Nag-away po kami yan, sir. Oo, oh, away lang. Eh, kung ibang misis yan, meron ka ng taga siguro sa ulo o dili kaya. Nasaksak ka na o hiningulayan ka na. Oh. Eh, kung tinuloy pa, sir, hiniwalay na talaga. No, nakailang girlfriend na to at okay lang sa'yo? Kasi ang bait-bait mo. Yung pong last na nagkaroon siya ng another po, nasa abroad po ako nun. Okay.
Tapos nung pong nandito na ako, siya na lang po talaga yung... Anong naramdaman nyo, balikin natin konti yung nakara. So, binigyan mo. Tapos ngayon, hawak ng video kasi niya si Ani Gay. Deep inside you, siyempre, sir, ang sakit. Siyempre naman. Masakit? Sir, hindi kaya i-explain yun kung gano'ng kasakit yun. Kasama mo ng 23 years. So, pag-uwi na ba, hindi mo siya sinapok o minuha? Sinapok, sir. Okay, yun lang nga po na pagkamalan ako, tinawag akong me. Sinampal ko yan eh. Kasi, nagkamali po siya, tinawag po niya akong me. Yun po yung tawagan nila. Kapost po, nag-post din po ako noon. Bumili po ako ng 5 sanmig. Nilagay ko po sa harap ko. Nag-post din po ako ng time na yun. Tapos na yun, nag-share lang po ako sa mga kaibigan ko na nilalabas ko yung sa feelings ko sa mga kaibigan ko po talaga. Kaya po yung din po na sinasabi na nakakouple po kami na hinatid ko. May post po ako na sa Facebook ko na noong time na yun may kasama akong kaibigan na sa labas kami. Opo, sumasyat po kami. Kaming dalawa lang po ng kaibigan ko. Sabay kayo umalis sa bahay noon. Alam na alam mo kung saan to pupunta. Hindi ko alam kung saan siya pupunta. Ang sabi alam, niya kaya po nga sa nakakopol akin, kayo eh. Sabi ko na magbubutik tayo. Oh, pa sabi ko po, dyan, alam na alam niya. Niya. Alam niya yon. Alam niya yon. Kaya lang. Nga, yun. Kaya nga, share your blessing daw, sabi niya eh. Niya sabi niya, share your blessing. Share your blessing, sir, pero hindi yung tao. Hindi naman yung ano, sir. Hindi yon. Eh, saan niya kinuha yung salita? Kanya po, nanggaling. Talaga nasasabi ko po yan. Blank lang mawawala dyan. Kasi not po, money involved, sabi niya. Aalis po siya, ang sinasabing pong paalam sa akin, dyan lang. So yung mga kaibigan ko, ingat ka din sa salitang dyan lang. Paano mo nasasabi na inosente ka kung ikaw ang kachat ko? Paano mo masasabi inosente kaya ka? Kaya nga nalaman ko nga na kayo eh. May reaction ka ba? Di ba tuloy-tuloy ka pa rin? Ang ginawa mo pa, pumunta nang pumunta ka sa bahay ko. At nung nasiyahan pa kayo, lumipat na talaga kayo doon, makapit bahay na tayo. Di ba? Na mas lalo kayong lumapit sa akin. Yung sinasabi naman ni Mama ni Gay, matapos magkaalamanan na merong nangyari, lumapit pa kayo doon kay... Yung mother ko po ganito, nakabili po ng bahay doon. Wala pong tatao. Eh, wala naman po akong trabaho. Hindi naman ako pwedeng mamasukan dahil may spinal scoliosis po ako. Oh, so lumipat kayo doon? Hindi naman po malay, piti. Pero doon din po, isang pabahay. Pero hindi po kami magkalapit. Malayo po sa kanya. Eh, siyempre, isang pabahay po yan. Walking distance lang man po talaga lahat. Eh, paano itong bahay niya malayo? Yung mga anak ko po ang nakatira. So, nung nakabilang bahay doon sa malapit sa inyo, araw-araw na kayo nag-iinuman? Araw-araw na po kami nagpupuntahan sa bahay. Kung hindi ako pupunta, sila pupunta. Ganon po. Doon po siya naliligo sa bahay ko. Ganon. So, ma'am, pwede natin kunin yung mga gamit niya? Sabi ko naman po, bayaran lang yung utang. Wala akong utang sa iyo. Lagi ko nga sinasabi. Kahit sa barangay nga eh, nanuna natin yan, utang na yan eh. Si Chabi, sa trabaho, Chab, sa kay... Nanak, maintenance mo sa truck nyo. Ilang taon? Lahat yung ibayad. Anong bayad? Binabayaran ka namin. Aguy, ginuo ko, patawara. Kasama mo ko si Mario, yung matanda. Ang kasinumali nyo, hindi ang larga po. Eh, di gusto mo, ipalike detector din natin. Sama natin. Ito ang maintenance nyo. Hindi ko po tinatanggi na nag-aayos siya. Pero kumukuha siyang pera sa amin. Iimbestigan nyo po doon sa lugar nila kung ano po. Pero kay Ate Elmi, tama lang naman, totoo naman sinabi niya. Yun talaga, inamin ko, lahat ng sinabi mo, te, totoo. So okay na po, ano pa pong gusto nating solusyon nandito? Ano pa pong gusto niyo ipa-imbestiga sa kanila? Diba, ipa-imbestiga po sa kanila lahat po, yung mga remittance po na sinasabi doon sa Balaktas po, para malaman po talaga natin saan ang galing yung pera nila. Sa inyo naman po, alaman ano naman po yung gusto niyo? Saan galing yan? Diba, ang pinag-aanuhan dito is yung pagkalat ng video. So wala silang karapatan sa personal kung ano, kung hindi doon lang sa video. Sa pagkalat ng video, may possibility makakapera sila, 'di ba? 'Yun naman ang akusasyon diba? Sinabi eh. Na nga ni Sir Tool po, 'yun ang akusasyon. Kaya nga matetrace yan. Yun ang kaya nga imbestigahan saan ang galing yung pera nila. Bakit ganon? May mga pera silang na dumarating. So nagkakasundo tayo dito na lie detector test na lang. Okay na po tayo doon. 'Yun nga, ang lie detector is para doon sa kusino nagpakalat ng video na 'yan. Pareho po tayong willing. Opo, pareho po tayo willing. Alamin natin kung sino nagkalat. Pare-pares tayo ngayong humanap ng solusyon.